Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nakatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanang una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanang una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanang una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningin. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang awitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maano. Matibay ang muog, baya ang bukas sa mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos nakapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Binababa niya mga palalo, lungsod mang matatag ay binabagsak, pati muog ay winawasak. Hanggang maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng Poon natin. Oo, pasalamatan ng Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala ako kaysa panaligan yung mga tao. Higit nga mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo ay inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon ay papupurihan. Ito yung gintong pasukan ng Poon, ang Panginoon Diyos tanging ang matuwid. Ang pabayang dooy makapasok, aking pinupuri, ikaw o Poon yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami iligtas, tubusin mo, Poon, kami iligtas at pagtangpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain magmula sa templo, mga pagkapalay kanyang tatanggapin, ang Poon, ang Diyos. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng Poon natin, magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Hanapin ang poong mahal sa'y ating matatagpuan, sa kanya tayo magdasal. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakikinig ng aking mga salita. Ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, hanggang saan ba kaya mong maniwala? Hanggang saan ba ang iyong pananampalataya? Kung merong darating na pagsubok, ano kaya yung bagay na magpapasuko sa atin? Marami sa atin, merong hangganan yung pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Marami na tayong narinig na kwento. Kapag ka nakaranas ng matinding unos sa buhay, kung for example, merong namatay na mahal sa buhay, minsan, yun yung nagiging hangganan ng pananampalataya. Yung iba naman, may mga kwento na binagyo, nawala ng tahanan, kasama din ng mahal sa buhay, yun ay yung hangganan ng pananampalataya. Kung tayo kaya yung tatanungin ngayon, hanggang saan ang ating pananampalataya, meron kaya tayong isasagot? Masasabi ba natin na kahit anong mangyari, hindi mawawala yung pananampalataya natin? O baka naman meron tayong masasabi kung hanggang saan ang ating pananampalataya? Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay hamon at paanyaya na pagtibayin ang ating pananampalataya. Kung pananampalataya natin ay maihahalin tulad sa sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo, alin kaya tayo doon? Yung matibay na mayroong pundasyon na bato o yung marupok na mayroong pundasyon ng buhangin? Pero mas magandang pagnilayan at tanungin sa ating sarili,
ano kaya yung ginagawa natin para mapatibay yung ating pananampalataya? Sinabi na sa atin ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo kung papaano mapapatibay, mapapalalim ang ating pananampalataya. Isang bagay lang yung paraan para mangyari yun. Kung gusto nating mapatibay ang ating pananampalataya, kung gusto nating mapalalim ang ating pananampalataya, isang bagay lang, pakikinig at pagsasabuhay ng Kanyang salita. Pakikinig at pagsasabuhay ng Kanyang salita. Malinaw na malinaw ang sinabi ng ating Panginoon, ang nakikinig at nagsasagawa ng Kanyang salita ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kaya nga, isa lang din yung hamon sa atin ngayon. Tayo ba talaga ay nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos? Tayo ba talaga ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos? Simpleng-simple lang. Kung oo ang ating salita, siguro naman talagang nagre-reflect o nakikita sa ating pamumuhay ang salita ng Diyos. Pero kung hindi nagmumula sa salita ng Diyos at pagsasabuhay nito, ang pagpapatibay ng ating pananampalataya, ang susunod nating tanong, ano yung nagpapatibay ng ating pananampalataya? Kung hindi ang salita ng Diyos, hindi nun mapapatibay yung ating pananampalataya. Kung hindi yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos, hindi nun mapapatibay yung ating pananampalataya. At ang lahat ng bagay na hindi matibay ay marupok. Ang lahat ng bagay na walang tibay at walang katatagan ay marupok, madaling masira. Kung ang pananampalataya natin ay marupok, madaling masira yun. Kaya nga, di ba, sa iba nating mga kapatid o yung iba sa atin, merong marupok na pananampalataya, konting pagsubok lang na nararanasan, konting unos lang na maranasan, madaling masira, madaling gumuho. At sa huli, pati yung pananampalataya mismo ay nawawala. Kaya ang paalala at paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, patibayin natin yung ating pananampalataya. Huwag nating hayaang maging marupok ang ating pananampalataya. At isang paraan lang ang binibigay sa atin ng ating Panginoon, ang pakikinig sa Kanyang salita at pagsasagawa nun sa ating buhay. Dahil ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ng taong yan, hindi basta-basta masisira. Ang pananampalataya ng taong yan, hindi marupok. Ang pananampalataya ng taong yan, kahit ilang bagyo ang dumaan, kahit gaano kalakas yung unos na maranasan, mananatili at mananatili ang pananampalataya ng taong yan. Mga kapatid, naglalakbay pa rin tayo sa panahon ng Adbyento, sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon. At darating ang ating Panginoon, hindi lang sa Kapaskuhan, pero sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya kung darating siya sa buhay at puso ng bawat isa sa atin, ano kayang klaseng bahay ang mararatnan niya? Sana yung bahay na matibay, hindi yung marupok. Anong klaseng pananampalataya kaya yung mararatnan niya sa ating puso? Nawa yung pananampalataya na matibay, yung pananampalataya na hindi agad masisira, yung pananampalataya na hindi kayang sirain ng kahit na anong pagsubok, ng kahit na anong unos na darating.
Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampan ng tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat.
hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming lahat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling, sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sa iyong pagbalik, gabi
kami nananabik. Ginapin ang sala, ang dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, mamanan ako ang iyong bayan, palayain mong lubos. Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan, palayain mong lubos. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais mabumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pagmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay
at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.